Hi fans! So, nandito naman tayo sa episode ng Kimodens. At ang topic natin ngayon is gardening. Yes! Kung natatanda nyo dati, sa isang episode ko is mayroon akong pinutol na isang puno rito na poplar tree. Ngayon, ginawa ko na siyang garden. So, ito nga yung puno. Marami akong gagamitin sa pang bonfire. Nasa kalagitna na tayo ngayon ng spring, kaya kung napapansin nyo, yung puno na yan, hindi po patay yan, buhay yan. At makikita nyo yan pagdating ng summer, ang daming dahon. Gaya itong tiyanim ko na mansanas dito, apple tree. Yan, nag-start na rin siyang magkaroon ng leaves. Isa din yon, apple tree din yon. May 14 ngayon, kaya nakikita nyo, nag-start pa lang akong magtanim. Kaya by July, makikita nyo lahat ng mga tinanim ko at pati mga prutas na aanihin natin. Itatanim ko tong pea na nabili ko sa Walmart for $2.19. Ibabad ko ng 8 to 10 hours bago ko itanim para mas mabilis siyang tumubo. Ganon din dito sa beans. $29 at ito binababad ko rin. Okay, so after 8 to 10 hours, itatanim na natin. Ang pagtatanim natin is 1 inch yung deep. At 4 inches ang distance bawat seeds. Noong April, nag-start na kami magtanim ng kamatis. At pichay, ito pa nga yung date. April 26. So, next time siguro, agahan namin magtanim. Kahit March. Para pag dating ng May, is malalaki na siya bago ilipat. So ang unang ginawa ko ay binasa ko muna siya para madali siyang ihiwalay. Medyo leggy yung pichay natin. Transfer natin doon. Hanggat maaari ay ibuon nyo hanggang sa may liig niya. Ang isusunod natin ngayon ay itong tomato, kamatis. Yung seeds naman is galing pag nagluluto si Mrs. Naggugulay siya. Tinatabi niya yung mga seeds at pinapatuyo. Para hindi na kami gumastos ng seedlings kasi mahal ang seedlings dito sa Canada. Kaya mas mabuting ikaw na lang muna, ikaw na ang mag patubo ng seedlings mo. Yan, malalaki na siya. Yun lang, hindi ko alam kung anong klaseng kamatis to, kaya tignan natin kung nagbunga. Okay, itaniman natin siya. Paghiwalayin natin. Tapos, guntingin natin yung dahon. Kasi yan, dyan manggagaling yung roots niya. Hanggat maaari malalim. Ayan, tapos ko nang maitanim lahat yung pichay. Yung buto nga pala, galing sa Philippines, may nagbigay sa amin. Kaya tignan natin kung anong kalalagihan niya. Ito namang mga tomatoes na to, yung buto galing sa
pag nagugulay si misis, iniipon niya yung buto, pinapatuyo, tapos yun ang tinanim namin nung April. Pero next time siguro, March, magtanim na sa loob ng bahay para by the time na ilipat is malaki na. Ito medyo maliliit pa kasi. But we'll see. Ayan, at may ginagawa akong cover. Skeletal pa yan. Pero mamaya, lalagyan ko siya ng plastic. Kung napapansin nyo, yung materials na ginamit ko, kung ano-ano na lang, like yung white plastic na yan, galing sa sirang tent, ginawa ko. Tsaka may mga excess akong kawayan. Kailangan kasi rito ang protection pag sa snow at hail. Sometimes kasi may nag-snow pa rito. Para hindi masira yung halaman, dapat may cover. Yan na yung finished product ng cover. So yung plastic na yan is kinuha ko lang sa Home Depot. Free. Kaya nakalibre ako ng plastic. Okay. Mukhang magagamit na laban sa snow. Ito naman yung mga tanong kong onions. Ang isang planters na to guys ay galing sa dryer namin. Nasira kasi kaya dinisassemble ko at kinuha ko tong drum niya. So magandang gawin na planters. Okay guys, so nakita nyo kung paano ko inumpisahan yung garden. Kaya nagkita lang tayo ulit after few months during harvest. Okay, thanks for watching everybody. Bye.